And so, isang maganda umaga po sa ating lahat. So, it's really good to give thanks to the Lord even. And we give thanks not for who we are, but for what He is and what He has done for us. So, ano man po yung sitwasyon na meron tayo ngayon, marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon, right? Meron at meron tayong dapat ipagpasalamat. So, as we sing the song, samahan niyo po ako, kantahin po natin ito ng may kagalakan at may pagpapasalamat sa Panginoon.
the next song that we're going to sing is all about Jesus' life, death, and resurrection and what that means for us. So the song points to what Jesus went through. So we get to stand before Him, not because of our great faith or because we're doing well as a Christian, but purely and simply because of what He has done. So as we sing this song, awitin po natin ito na tao sa ating puso. Hello, good morning, BCM family, at sa lahat ng nakikinig po ng Zoom worship na ito, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa mga nagdiwang ng kaarawan, ang Ponan family, ang Sinane Regina, at salamat po na may patuloy kayong pagpalain ng Panginoon, bigay kayo ng kalakasan. Si Brother Daniel ngayong September 14, advance happy birthday. Salamat sa iyong pagpapagamit ng iyong buhay sa Panginoon. Ingatan ka ng Panginoon at bigyan ka ng protection every day. Sa inyong lahat na ngayon po ay ika-anim na buwan na tayo ay naka-quarantine at nananambahan tayo through online. Salamat sa inyong walang sawang pag-suporta, pagsamba. And I hope kayo po ay patuloy na lumalago
at patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Tayo po ay patuloy na magpakasipag, magpakatatag sa panahong ito sapagkat nalalapit na po ang Panginoon. Ang pagdating ng Panginoon, ito rin po yung araw na tayong lahat ay tinatawagan na lalong ialay ang ating buhay sa ating Panginoon. Napakaraming tao kung nakakausap na yung mga hindi mananampalataya ay talagang nagkaroon sila ng pagkatakot sa Panginoon. Sana po tayong mga mananampalataya ng Panginoon dito po sa BCM ay ganun din ang ating maging damdamin. Ito yung panahon na lalo po tayong lumapit at lalo mo tayong magpasalamat sa Kanyang kadakilaan at sa Kanyang katapatan sa ating mga buhay. Tayo po ay saglit na manalangin, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa umagang ito. Meron kaming lakas at buhay upang Ikaw ay aming sambahin, upang Ikaw ay aming pasalamatan, paglingkuran. Alayan, Panginoon, ang lahat ng pinakamataas na papuri sapagkat Ikaw ang aming naging kasama sa loob ng isang linggo. Ikaw ang naging protection namin, Panginoon, sa lahat ng panahon. At salamat din po, Lord, sa mga kapatid namin na nagdiwang ng kaarawan at magdiriwang. Naway marami pang maliligayang mga taon ang iyong pong ipagkalob sa kanila. Madama ang iyong presensya at patuloy silang magpakasipag sa gawain mo sapagkat ang paglilingkod ay hindi po nasasayang. Pagpalain mo ang iyong salita ngayong umaga, gamitin mo po ang iyong lingkod sapagkat wala po akong magagawa maliban na ikaw ay kumilos sa aking buhay. Marami pong salamat. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong tema sa umaga pong ito ay Triumphant Life or Victorious Life. Tinalakay po ni Pastor Nisam last week. Ang Triumphant Life ay merong impacted life. Nagkakaroon po ng difference, make a difference ang ating buhay. Ito ay nagiging pagpapala. At sa umaga po nito, upang patuloy na maging pagpapala ang ating buhay, upang tayo po ay magkaroon ng triumphant life, ang susi for us to have a triumphant life is the Holy Spirit. So tonight, this morning, sa umaga po nito, ang aking topic ay be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Are you living a victorious life? Ikaw ba ay namumuhay ng matagumpay ngayon? Kumusta ba ang ating buhay Kristiyano sa panahon ng pandemic? Tayo ba ay lalong tumatag? Tayo ba ay lalong ang ating buhay ay naging nagkaroon ng impact sa marami? O kumusta po tayo sa ating buhay Kristiyano? A triumphant life should be the goal of every believers. Ano po? Ito pong triumphant life, ito pong buhay na matagumpay. Dapat ito po yung ating goal ng ating buhay. Ito yung ating pangarap. Kung tayo po'y nangangarap na magkaroon ng bahay, kung tayo po'y nangangarap na magkaroon ng sasakyan, nangangarap tayo na magkaroon ng maayos na pamilya, nangangarap tayo na huwag magkasakit, yan po ay magaganda lahat. Pero ang highest goal dapat po natin ay yung ating magkaroon po tayo ng triumphant life. Kasi po, anyway, lahat po ng bagay na yan na pinapangarap ng maraming tao ngayon, mananampalataya at di mananampalataya, ay hindi po natin madadalayan. Maliban sa ating mga bagay na nagawa, na overcome sa tulong po ng ating Panginoon. Kaya po, ang ibig sabihin po ng the word triumph ay means to be victorious or successful, to be a champion. Kasi po, habang tayo ay nag-iintay sa araw ng pagtawag sa atin ng Panginoon, tayo po ay temporary lamang dito. Napakarami po nating mga trials, napakarami nating temptation, napakaraming mga alok ng sanlibutan. At kinakailangan po natin maging victorious, maging successful. Kasi po kung hindi po ganoon, ay hindi po natin magagawa yung kalooban ng ating Panginoon sa ating buhay. Ang magagawa po natin ay yung gusto po ng kaaway. Tayo pong mga mananampalataya dito sa mundo ay kakaiba kasi tinawag po tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay merong personal calling at meron po tayong special vision.
Ano ha? Meron ho tayong special na gawain na ibinigay ang Panginoon sa atin, kaya tayo po ay tinawag. Sabi po ng 1 Thessalonians 5:24, "The one who calls you is faithful. The one who calls you is faithful, and he will do it." The question is, do you believe that God called you? Ikaw ba ay naniniwala na ikaw ay tinawag ng Panginoon? Kaya kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, mga kapatid, sabi niya, yung Panginoon, yung Diyos na may akda ng langit at lupa, siyang tumawag sa atin, siya ay faithful. Kaya po yung victorious life, ay attainable. Pwede pong maabot. Ano ha, pwedeng mangyari. Pero ang susi ay ang Holy Spirit, kinakailangan po nating tayo po ay mapuspos. Kaya, what is the key to triumphant life? Ano po ba ang susi sa matagumpay na buhay? Paano tayo magtatagumpay? Paano natin magagawa ang kalooban ng Panginoon? Paano natin mabibigyan ng glory ang Panginoon? Paano natin tatanggihan yung mga tukso, yung ating mga barkada? Paano natin matatanggihan ng alak? Yun po ang question. Kaya sabi po ni Apostle Pablo sa Ephesians 5:18-21, "And do not be drunk with wine, which is dissipation." Na huwag kayong iinom ng alak na nakalalasing, sapagkat yan daw po ay nakasisira ng maayos na pamumuhay. Na tingnan niyo po ang alak, ano ho, ay nakasisira yan ng maayos na pamumuhay. Yan ay pinagmumula ng kaguluhan. Yan ay pinagmumula ng family feud, pag-aaway ng pamilya, di pagkakaunawaan. Pinagmumula niya ng awayan. Ano? Yan ay pinagmumulan din po ng ano, yung budget natin, nasisira. Kaya sabi ni Pablo, do not be drunk with wine. Dahil yan ay nakasisira ng pamumuhay, but be filled with the Spirit. Kinakailangan tayo po ay dapat po tayong mapuspos ng Espiritu. Ano, kapag ang tao po ay puspos ng Espiritu, sabi ng verse 19, speaking to one another in psalm, in hymns, and spiritual songs, singing, and making melody in your heart to the Lord. Ano, yan ang dapat po natin na nagiging gawain, ugali, ano, practices para po tayo ay mapuspos ng Espiritu. Verse 20, wag po natin kalilimutan kaya tayo may worship ngayon. Sabi diyan, giving thanks always for all the things to God. Lagi tayong magpasalamat. No, everyday pagising natin, magpasalamat tayo sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo. At ang sabi doon, submitting to one another in the fear of God. Kaya po mga kapatid, ito po ay napakahalaga. Ito pong the command to be spirit-filled, ito po ay naka-address sa mga Christian, sa mga mananampalataya. Ito ay naka-address sa iyo, naka-address sa akin, sa ating lahat na tumanggap sa Panginoon. Kaya nga po kung ating pag-aaralan ng aklat ng Ephesians, in Ephesians, in the book of Ephesians chapter 1, verse 1, ito ay sulat ni Apostle Pablo sa mga saints and faithful. Sino po yung saints? Sila po yung mga taong sinners before na nakaranas po ng paghuhugas ng mapulang dugo ng ating Panginoon. Ang kanilang status ay naging malinis. We are sanctified by the blood of the Lord Jesus Christ. Ang sabi doon ay sa faithful, mga mananampalataya, mga naglilingkod sa Panginoon. Ano po? Kaya makikita po natin, ano, ito'y naka-address, ito pong command na tayo po ay mapuspos ng Espiritu. Sa Ephesians chapter 2 and verse 1 to 4, ipinakita po dyan yung ating status before na hindi pa po natin tinatanggap yung kaligtasan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sabi doon po doon, tayo ay patay. But now, what is our status? Sabi dyan, made alive, raised up, seated together with Christ. Na ito po yung mga blessings, ano, na tayo po ay binago ng Panginoon. Tayo po ay merong kakayanan na magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Tayo po ay may kakayanan na magbigay ng papuri sa Panginoon, sumamba sa Panginoon. Kasi tayo po ngayon ay buhay. Ano, binuhay na kasama ni Kristo at uupong kasama ni Kristo sa kaluwalhatian.
Ano, at ang sabi po ng Ephesians 1.13, tayo po ay tinatakan ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit ang ating qualifier para magkaroon po tayo ng triumphant life. Kaya apart from the Word of God, apart from Jesus, apart from the help of the Holy Spirit, hindi po natin mararanasan po yung triumphant life. Kaya ang sabi dito, be filled with the Holy Spirit. At kung atin titingnan po yung characteristic ng command ng verse na ito, ito po, it is an imperative. Ito po ay utos, ito po ay command. Hindi po ito suggestion. Na parang tatay na nagsasabi sa kanyang anak, anak, huwag kang maninigarilyo sapagkat yan ay magdudulot ng sakit sa iyo. Anak, huwag kang iinom sapagkat ang anak ay nakasisira ng maayos na pamumuhay. Anak, huwag kang gagamit ng marijuana sapagkat yan ay nakasisira ng maayos na pamumuhay. Utos po yun eh. Kung tayo po mga magulang ay nagbigay ng ganitong utos sa ating mga anak at hindi po tayo sumunod, ano po ang ating pakiramdam? Magagalit po tayo. Masasaktan po tayo. Maghihinagpis po yung ating puso. Ngayon din po mga kapatid, ang ating Panginoon. Ito po ang kanyang salita. Sabi po doon na huwag po tayong maglalasing. Bagkos tayo po ay mapuspos ng Espiritu. So yan po ay utos. At yung utos po yan, it is a continuous feeling. Not a one-time feeling. Na ito po ay continuous. As long as na tayo po ay nabubuhay, as long as na tayo po ay merong hininga, as long as na tayo po ay merong mission pa dito sa mundo, ano, ang dapat po nating maging desire ng ating puso ay yung feeling ng the Holy Spirit. And it requires submission. Ano po? It requires submission. We must choose to allow the Holy Spirit to fill us. Para ho tayong, ano, bote o baso, na hayaan po natin na yung ating baso mapuno. Bubuksan po natin ang ating buhay, ang ating puso sa ating Panginoon. The Spirit fullness is a relationship between us and the Holy Spirit. Ano, meron pong tinatawag na human part and meron pong divine part. Ang magbibigay ng kakulangan ay ang Diyos. Bubuksan natin yung ating puso, yun po ang ating part. Kaya sabi niyan, and do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Ano po, pag tayo iminom ng alak, napuspos tayo ng alak, sisirain ito ang ating buhay, ang ayong maayos na buhay. Yun po yung metaphor, yun po yung ginamit ni Apostol Pablo. Kasi nakakita siya ng taong lalasing. At ang kanyang testimony, ang kanyang buhay po ay nawasak. At nakakita rin po siya ng isang taong napuspos ng Espiritu. At ang taong ito po ay nagpuri, sumamba sa Panginoon. Sabi po ng Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed in the day of redemption. Kaya wag nating pipighatiin ang banal na Espiritu. Ano? Wag ho nating pipighatiin. Wag nating bibigyan ng sama ng loob ang banal na Espiritu na siyang itinatak sa atin sa araw ng ating kaligtasan. Kaya nga po makikita natin itong relationship na ito ng tao at ng Diyos ay nagsimula doon sa salvation. At nang itinatak sa atin ang Espiritu, but it is not complete until we are filled with the Holy Spirit. Yung kwan po, kaya nga sabi diyan ay do not grieve the Holy Spirit. Wag ho natin siyang pighatiin. Bagkos tayo po ay mapuspos ng Espiritu. Bakit po? Sabi po ng 1 Corinthians 6:19 to 20, do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Tayo po ay binili
sa napakalaking halaga. Kaya ang atin pong responsibility, sabi po doon, honor, therefore honor God with your bodies. Parangalan po natin ang Diyos. Luwalhatiin po natin ang Diyos sa ating katawan. Ano po? Paano po natin luluwalhatiin ang Panginoon? Why should one be filled with the Spirit? Bakit kinakailangan nating mapuspos ng Espiritu? Number one, so that our worship life will be energized. Yun po ang number one reason kung bakit kinakailangan po tayong mapuspos ng Espiritu. Ano, upang ang ating buhay pagsamba ay patuloy na umulad, lumakas, sumigla. Ano ho, magkaroon tayo ng masiglang pagsamba sa ating Panginoon. Sapagat ang greatest, the chief end of man is to glorify God. The purpose, the reason of our existence is to glorify and to worship our Lord. Ano po, mahalaga po yung ating buhay pagsamba. Ano, ito nga, nakasum na lamang po tayo. Ano, ilang Sundays na po tayo, nagsusum, kumusta po bang ating buhay pagsamba? Tayo po ba ay nakikinig? Ano po, mahalaga po na tayo makinig sapagkat ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Ano, ng salita ng Panginoon. Kung hindi man tayo nakakapagbasa daily ng Bible, at least once a week, tayo po ay nakaririnig ng salita ng ating Panginoon. So, ang isang bagay magandang ginagawa ng ating kapuspusan ng Espiritu Santo sa ating buhay ay patuloy ho tayong ibinabalik nito doon sa ating layunin ng ating existence. Yun po yung ating buhay pagsamba. Ano ho? Kaya nga si David, sabi niya, one thing I desire, isang bagay ang aking minimiti na ako ay lumagi sa templo ng ating Panginoon. At si David ay masayang-masaya kapag nakikita niya na ang mga mananampalataya ay pumupunta sa bahay ng Panginoon para sumamba. Kasi po ang pagsamba ay napakahalaga. Kaya pag tayo po ay puspos ng Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, excited tayong sumamba sa Panginoon. Kumusta po ba tayo, mga kapatid, sa ating buhay pagsamba? Na ako'y natutuwa, nag-meeting ang council, nag-meeting ang mga leaders, gusto na nilang magsamba ngayong September. Pero dahil nga po nagkaroon ng na-lockdown ang PMI, and ang ating street po ay nagkaroon din po ng positive din po sa may Bicos. Kaya nga po ngayon, walang mga batang naglalaro. Ngayong umaga, nakita ko po ang ating barangay ay nag-i-spray ng gamot para po yung mga viruses ay mamatay. So, salamat sa Panginoon. And then, sabi ng iba, baka daw po October na tayo magkaroon ng worship. Yung iba ay gusto naman ay November. Kayo po, mga kapatid, kailan mo ba gustong sumamba? Ano, ikaw ba excited na magkaroon ng pagsamba? Ano ho? Ay, pagka hindi ho tayo excited magsimba, ay ba, check po natin ang ating mga sarili. Ano ho? Ano kayang spirit ang nagahari sa atin? Ito ba ay Holy Spirit? Or ito po ay wine's spirit? So mga kapatid, kapag tayo puspos ng Espiritu, ang unang bagay na ginagawa ng kapuspusan sa ating Espiritu, ang ating buhay pagsamba ay nagiging maulad, aktibo, masaya, ano po, energized. Talagang maulad siya at masaya siya, malakas siya. Kaya sabi po ng ating text, speaking to one another in psalms. No? Talagang umaawit ng mga salmo, nagsasalita ng mga salmo at mga awiting espiritual, umaawit, sabi niyan, and making melody in your heart to the Lord. Ano? Umaawit ng mga himno, ng mga salmo, at mga awiting espiritual sa Panginoon. Giving thanks always for all things to God. Lagi nagpapasalamat. Meron tayong prayer meeting every Thursday. Sana maka-attend naman po kayo. Yan ang worship din, pagsamba. So, number one, reason, why should one be filled with the Holy Spirit? Number one,
so that our worship life will be energized. Number two, so that our involvement in His Word will be wholeheartedly. Upang yung atin pong involvement, yung ating participation sa gawain ng Panginoon, tayo po ay magpakasipag. Na tayo po ay makipag-participate, ma-involve. What is your involvement in God's ministry? Ano ho? Walang ano, yun ang dahilan kung bakit mayroong church. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon pero wala kang church membership, wala kang inatidan, ay walang kwenta po yun. Sapagkat ang purpose ng church is para to equip you, ihanda ka para sa paglilingkod. Hindi po sapat na tumanggap lang tayo sa Panginoon. Walang kwenta na ikaw ay born again lang, pero wala kang participation sa gawain ng Panginoon, wala kang involvement. Ang gusto ng Panginoon, ikaw ay ma-involve, meron kang ginagawa, binigyan ka ng spiritual gifts, ano ha? At meron kang malaking bahagi sa gawain ng ating Panginoon. So yun pong ating involvement in His ministry will be wholeheartedly. Ang iyong pag-awit, ang iyong pagtugtog, ang iyong pagbibigay sa mission, sa gawain ng Panginoon ay buong puso. Masaya kang ginagawa ito. Ang iyong pagbabalis, ang iyong paglilinis, ang iyong pagbibigay ng encouragement, ginagawa mo yon sa Panginoon. Ano? Yun ho ang nagagawa kapag ang isang tao po ay puspos ng Espiritu, ang kanyang involvement sa gawain ng Panginoon ay buong puso. Masaya niyang ginagawa. Kaya sabi po ng 1 Corinthians 6:19 to 20, do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit? Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. Paano po ba natin, kapatid, mapararangalan ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan? Eh di walang iba po, kundi may involve tayo, ipagamit po natin ang ating buhay sa Panginoon. Yun naman ang dahilan kung bakit tayo tinubos. Meron siyang purpose. Ano, na ipagamit po natin ito para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. At ano po ang sabi ng Bible? Our labor in the Lord will not be in vain. Yun pong ating paglilingkod sa Panginoon, hindi po yan nawawala ng kabuluhan. Ano, nakikita ng Panginoon ang lahat ng ating paglilingkod sa Panginoon. Number three, kung bakit natin dapat iaalay ang ating, kung bakit natin dapat tayo po ay makuspos ng Espiritu so that our walk will be different. Wow! So that our walk will be different. Ito po yung tinalakay ni Pastor Nisan. So that magkaroon po tayo ng impact. Make a difference. Ano, magkakaroon po ng kakaiba. No, ang ating buhay po ay magiging channel of blessing. Magiging pagpapala. Hindi po dapat maging katitisuran ng ating buhay. Hindi po dapat napupulaan ang ating buhay Kristiyano. Na ikaw ay Kristiyano, tapos nakikita ka, naglalasing. Ikaw ay Kristiyano, nakikita ka, ang hawak mo, bote. Sigarilyo. Ikaw ay Kristiyano, na kapag ikaw ay niyaya, naandun ka agad, bumibigay ka agad. So, paano tayo makakapagpatotoo? Ano po sabi ng 1 Corinthians 3? Don't you know that yourself are God's temple? Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Diyos? And that God's Spirit dwells in your midst? Ang kanyang Espiritu ay nananahan sa inyong kalagitnaan. If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. Kapatid, ito ay hindi ko salita. Ito ay salita ng Panginoon. Ito ay warning ng Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon, ayusin niya ang iyong buhay. Ngayon na. Ano? Ayusin mo ang iyong buhay. Huwag mong intayin ang discipline ng Panginoon. Huwag mong intayin na dahil sa iyo,
ay masira ang pangalan ng ating Panginoon. Sabi niyan, God will destroy that person. For God's temple is sacred, and you together are that temple. At ikaw, ang templong iyan. Ano, tayo ay tinubos ng Panginoon at nais ng Panginoon na ang iyong buhay ay magbigay ng kalungkulatian sa ating Panginoon. Sabi nga po ng isang writer, ng isang manunulat, the only thing necessary for the triumph of evil is that good men do nothing. Ano po, ang tanging kailangan para magtagumpay ang masama, para daw po magtagumpay ang masama, ang matuwid na tao, walang gawin. Ano? Let's say, sa ating kapaligiran, may mga taong masasama. Alam nating masama, mali ang ginagawa. Pero wala ho tayong ginagawang aksyon. Ano? Kung gusto daw po ninyong magtagumpay ang evil, so manahimik ang mga mananampalataya. Tama po ba yun? Hindi po. Dapat po nating ipakita. Pag tayo po ay puspos ng Espiritu, our walk will be different. Saan po natin makikita yan? Tingnan po natin ang buhay ni Enoch. Genesis 5. Enoch was a man who walked with God until the Lord took him to heaven. Si Enoch po ay lumakad na kasama ang Diyos hanggang sa araw na siya po ay dagitin at isama ng Panginoon sa langit. He walked with God. Lumakad na kasama ng Panginoon. Si Noah, kung ating titingnan ang Christianity noon sa panahon ni Noah at ang Christianity ngayon, mas matindi po ang panahon ni Noah. Ano po? Sa Christianity noon at sa Christianity ngayon. Tayo, kaunting kwan lang po ito. Pandemic lang po ito, virus lang po ito. Ano ho? Pero kumusta po tayo sa panahon ng lockdown? Tayo po ba ay lalong naging mabuti? O tayo po ay lalong naging napalayo sa Panginoon? Sabi po nung panahon ni Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully. He walked faithfully with God. Papaano daw po lumakad si Noah? He walked faithfully to God. Bakit po? Kasi si Noah po ay filled with the Spirit. Filled with the Holy Spirit. Dumating din kay Noah, siya ay filled with wine. Ano ang nangyari? Nakagawa siya ng isang bagay na karumal-dumal. Pero nang siya ay filled with the Holy Spirit, he walked with God faithfully. Kaya nga po yung utos, be filled with the Holy Spirit. Tingnan po natin si Joseph. Ano po ang secret ng kanyang success? Sabi po ng Genesis 39 verse 2, the Lord was with Joseph so that he prospered. Kaya po siya nagtagumpay. Kaya po siya naging successful, naging prosperous. Kasi sabi po doon, the Lord was with Joseph. Kaya kapatid, kung gusto mong magtagumpay, be filled with the Holy Spirit. Walk and walk differently. Ano po? Si Daniel, sa Daniel chapter 3, yung pong tatlong magkakaibigan, si Sadrach, si Meshach at si Abednego, ano po nangyari? They risked their lives to follow God. Ano, talagang handa po silang mamatay. Sinakripisyo po nila ang kanilang buhay without hesitation, without reservation, without compromise. Ano po ang naging resulta po ng kanilang paglakad?
Ano po naging resulta ng kanilang testimony? Yung hari naniwala na ang Diyos ni Sandrak, ni Meshach at ni Abednego totoo. Nadakila ang Panginoon. Naligtas sila sa kamatayan dahil iningatan po sila ng aking Panginoon. So mga kapatid, ang ikatlong dahilan kung bakit kinakailangan po nating mapuspos ng Espiritu. Number one, so that our worship life will be energized. Number two, so that our involvement in His Word will be wholeheartedly. Number three, so that our walk will be different. Maging kakaiba. No, maniwala sila na yung Diyos ng BCM at yung ating pagiging Kristiyano na sinasabi natin Kristiyano, maging magandang patotoo tayo. And number four, so that our inclination will be expanded. Ano po ibig sabihin ng inclination? Ang inclination, ito po yung ating vision. Vision for our church, vision for our family, vision for ourselves. Ito po yung ating passion. Ito po yung ating gustong mangyari. Ano po ba yung iyong gustong mangyari sa buhay mo? Ano ba yung ambition mo? Ano ba yung dream mo para sa buhay mo? Kapag ikaw po ay spirit-filled, ang iyong inclination, our inclination will be expanded. Negative na, pero umaasa ka mayroong positive. Ano, takot ka, pero napapalitan ng faith. Bakit po? Yung negative, nakikita mo positive. Yung inclination mo, nagiging positive. Your passion, nag-expand, lumalaki, lumalago. Pero kapag ikaw po ay drunk, filled with wine, ay wala. Kaya sabi po nun, be filled with the Spirit. So ano po ang iyong dream? What is your dream for your family? Ano bang iyong pangarap sa iyong pamilya? Ano ang pangarap mo sa iyong mga anak? Ano ang pangarap mo sa iyong mga anak para sa gawain ng Panginoon, sa iglesia ng Panginoon? So be a good testimony. Watch our walk. Bantayan po natin. No, yun po ibig sabihin ng inclination. Our vision, ano yung gusto mong mangyari? Ano yung gusto mong maabot? Ano yung gusto mong marating? Anong legacy ang gusto mong iwan? Anong buhay ang gusto mong ibigay na minsahe sa iyong mga kasama, sa iyong mga katropa, sa iyong community? Ikaw ba ipagpapala o nasisira ang pangalan ng Panginoon sa iyo? Kapatid, ang susi ay be filled with the Holy Spirit so that our inclination will be expanded. Ano, from self to God. From self-glory to God's glory. Yun yung purpose kung bakit kayo niligtas. Yun yung purpose kung bakit tayo binigyan ng Holy Spirit. So mga kapatid, moment by moment submission to the Holy Spirit is the key to moment by moment victory. Kung gusto mong ang iyong worship life maulad, ang kung gusto mong ang iyong involvement sa church lalong maging malaki, ano, madami, kung gusto mo ang iyong paglakad sa Panginoon, ang iyong testimony, ang iyong influence makita, kinakailangan po natin ang moment by moment submission to the Holy Spirit. Sapagkat siya ang susi for moment by moment victory. And then our inclination, our vision. Our vision for our family, our vision for yourself, for ourselves, for our church, for our community, in your workplace, what is your vision? What is God's purpose? Kung bakit binigay sa iya? Okay? Ano po ang blessings?
Ano po ang result? The blessings of being filled with the Holy Spirit. Number one, relationship will change. Kapag ikaw po ay puspos ng Espiritu, ang iyong mga relasyon mababago. Number one is your relationship toward God. Ang iyong relationship with God will be strengthened, lalakas, titibay, tatatag, lalago, nag-uugat, dumadami, ano po, filled with praise and adoration. Ang iyong relationship with God ay punong-puno ng praise and adoration. Katulad ng sinabi ni Paul, umaawit ng spiritual, mga awiting spiritual, ng mga samno, ng mga himno, punong-puno ng pasasalamat. So that is your relationship with God. Yung relationship mo with God na babago. Pagising mo sa maga, nagiging mapagpasalamat ka. Kapag may blessings na dumating, yung 10% ibinibigay mo sa Panginoon kasi tithes yun ang Panginoon. Tithes yun, hindi yun sa iyo, hindi sa Panginoon. Ikaw yung nag-o-offering kahit may pandemic. Ano, nakikita ko po yung mga nag-o-offering, nakikita ko po yung mga nagtatithes, yung mga faithful tither, faithful giver. Meron naman pong seasonal na panakanaka po. Pero hindi po yun. Dapat po tayo po at this our relationship. Matuto tayo magtiwala sa Panginoon. The one who calls you is faithful and He will do it. Ano po? Pagpapalain tayo ng Panginoon. You will have the true spirit of worship. Nagkakaroon ka po ng true spirit of worship. Your worship life ay totoo. His work will not be drudgery. Ano, ang ibig sabihin po, hindi po nagiging meaningless, hindi po ito nagiging walang kabuluhan sa atin, hindi ito nasasayang. Ano po? So, yun po, number one is relationship will change. Una, your relationship to God. And then, relationship to others. Love them, forgive them, submit to them. No, mahal mo ang iyong pamilya. Ano, kaya tayo nagtatrabaho, ito ay para sa kanila. Kaya tayo nagsisika para sa kanila. Forgive them sa kanilang mga pagkukulang, sa mga shortcoming. Submit to them. Parents, children, obey your parents in the Lord. Kayo mga anak, magpasakop kayo sa inyong mga magulang. Serve them. Then snatch them from fire. Tatay, kung meron pang nanay, tatay, kung meron pa kayong mga anak na hindi pa mananampalataya, dalhin sila sa paanan ng Panginoon. Paano sila pupunta sa church? Kung ikaw mismo na tatay, hindi ka nag-church. Paano sila magbabago na hindi iinom? Kung ikaw na tatay, umiinom, naninigarilyo. Sabi na, love them. Kung mahal mo ang mga anak mo, ask the Lord to give you strength para magbago. So, relationship will change. Number two, reaction will change. Ang ikalawang blessing ng piling ng Holy Spirit sa ating buhay, our reaction. Ano po? Our reaction to criticism, mapapalitan ito ng thanksgiving. Our reaction to fear, napapalitan ng faith. Our reaction to trials, nagiging triumph. Our reaction to depression, ano po, napapalitan ito ng encouragement. So, yung ating reaction na babago po sa mga sitwasyon. Ano po? Kapag tayo po yung naimbitahan, what is our reaction? Always remember this. Your body is the temple of the Holy Spirit. Hindi yan sa iyo, sa Panginoon yan. So, reaction will change. And last, your
resemblance will change. Yung ating itsura, yung ating appearance, yung ating pagkatao, resemblance will change. Galatians 5:22, the fruit of the Spirit will be on display in the life of a Spirit-filled Christian. Ano po yung fruit of the Spirit? Love, joy, peace, and etc. And then self-control. So, mga kapatid, ito yung isang buhay na nais sa atin ng Panginoon na tayo po ay maging successful sa ating buhay. Triumphant Christian life. And the key is the filling of the Holy Spirit. Na pag tayo po ay filled ng Holy Spirit, our worship life ay mababago, napakaganda, will be energized, our involvement in His work will be wholeheartedly, our walk will be different, and last, our inclination will be expanded. Pagpalain po tayo ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong magandang purpose sa aming buhay. And kami ay nakadesign for a victorious life. And yun ang reason kung bakit ibinigay sa amin ng Holy Spirit. Patawad po sa aming mga pagkukulang. Patawad sa aming mga pagsuway. Bigyan niyo kami ng pusong malambot. At huwag muna po, tulungan mo kami na huwag kaming magmatigas ang aming puso. Huwag dumating sa amin yung panahon na kami ay yung didisiplinahin sa panahon na mabigat po sa amin. Tulungan mo po ang bawat isa, nawa ang mga salitang ito ay maging gabay upang kami magpakumbaba sa iyo. I-bless mo po ang buong BCM. I-bless mo ang lahat ng aming pangailangan. Patuloy mo kaming ingatan, protektahan sa COVID. And I pray also, Panginoon, kay Bonyong, patuloy mo siyang ipuin ng iyong mapagpalang kamay. Gayun din si Julie sa kanyang operation. And I pray also, Panginoon, sa lahat ng mga senior citizens, ng mga may karamdaman, nawa sila po ay huwag magkasakit ngayong time na ito ng pandemic. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Salamat sa mga magdiriwang ng kaarawan. Patuloy mo silang pagpapalain. Naging malapit sila sa iyo. Bless niyo po yung aming mga members abroad. Salamat po sa kanilang buhay. Salamat po sa kanilang patuloy na pag-alala din sa amin. I-bless niyo po ang kanilang pamilya. Huwag po silang magkakasakit habang sila po ay nasa malayong lugar. Panginoon, salamat po. Bless our president. And bigyan niyo po ng wisdom, ng strength. Gayun din, Panginoon, ang Congress, ang Senate, ang mataas na hukuman, ang Supreme Court, ang mga sundalo, mga police, mga frontliners, Panginoon. Patuloy niyo po silang ingatan sa anumang uri ng karamdaman. Salamat po. And I pray also for Pastor Nisam and Ate Sene. Continue to bless them. And even, Lord, yung mga ministry ng street pastors, Lord, and continue to use them, Lord, mightily for the glory of your name. And I pray also, Panginoon, sa pagbubukas ng mga boundaries, Lord, ng Philippines for so that, Lord, yung mga foreigners na pupunta po sa aming bansa ay makapunta po. Ingatan niyo po, bless Pastor Jude sa kanyang patuloy na pagpapagaling. Pagpalaan niyo po ang kanyang buhay. Ingatan niyo po kami na huwag po kami magkaroon ng karamdaman ng COVID, sakit na ito, sapagkat kami, Panginoon, ay patuloy na nagtitiwala sa iyo. Salamat po sa iyong reminder, salamat sa iyong pagpapala, at pagpalaan niyo po ang lahat ng nakikinig sa salitang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.